di ko kayang tanggapin. Uy, nandiyan pala kayo. Magsushoot na pala tayo. Teka lang ha. Naalala nyo dati, ang pagkakaroon ng sasakyan ay nakareserba lang sa mga medyo nakakaangat-angat lang talaga. Tulad ni Vincent. Kasi naman, ang taas ng down payment dati. That is, until around 2010s, nung nauso mga low down payment promo sa mga dealers and mga bangko. Makikita mo sa mall, may mag-aalok sa'yo. Sedan, 20,000 pesos na down payment. Grabe, di ba? Siyempre, patusin na yan. At dahil dumarami na ang mga electrified offerings dito sa Pilipinas, isang way para mas dumami sila sa kalsada ay pagkakaroon ng mga promos. So in this video, titingnan natin magkano nga ba ang kailangan ninyo para magkaroon ng electrified car. As always, like this video, subscribe to our YouTube channel, and pumunta na kayo sa bahay ko, sa website ng Philcoche. Kotse ba? Philcoche na! Unahin na natin siyempre ang mga mild hybrid. Sabi ni Ram Dingsala from Suzuki Auto Commonwealth, meron silang promo for the Suzuki Ertiga Hybrid GLX. Ang SRP nito ay nasa 1,153,000 pesos at may tatlo kang options sa down payment. Una ay 98,000 pesos, tapos may 60 months ka na 23,866 na bill. Pangalawa ay 78,000 pesos down payment, tapos 60 months ka magbabayad ng 23,866 pa rin. Bakit mas mababa? Magkaibang groups of banks ang promos na yan. So, depende sa banko kung saan kaya approve. Pangatlo is down PO. Ang down pag ganito ay nasa 229,962 pesos at magbabayad ka ng 19,795 pesos for 60 months. Ang Genie naman may promo for the Okavango depending on the variant at hanggang March 31 lang yan. So, anong meron for their big MPV? You can save as much as 150,000 pesos for the Okavango Urban Plus. Meron din na 65,000 pesos all-in down payment for the Urban, yung second to the top of the line model. Pwede din naman na maging 17,517 pesos ang monthly mo for 60 months or 5 years kung magda-down ka ng 50%. Or kung pinakatipid ang gusto mo, pwede ring zero interest ka sa Urban and Urban Plus variants pero 12 months lang ang terms and 50% ang down payment. Kung gusto nyo naman ng driving supremacy, may mild hybrid versions na rin ang Mazda 3 and Mazda CX-30. Sabi ni Joy Mariano from Mazda Alabang, walang promos para sa dalawang ito. Talagang 20% ng SRP ang kailangan mong i-down kung gusto mo sila. For the Mazda 3 mild hybrid with an SRP of 1,695,000 pesos, kailangan nyong maglagay ng 339,000 pesos para mauwi mo ito. Tapos magbabayad kayo ng 34,951 pesos for 5 years. Sa Mazda CX-30 mild hybrid naman, kailangan nyong maglabas ng 398,000 pesos dahil nasa 1,990,000 pesos na ang SRP nito. 5 years naman kayo magbabayad ng 41,034 pesos. Pagdating naman sa common types of hybrid, nandyan ang Toyota. Unfortunately, dalawa lang sa hybrid car sila ang nakunan natin ng detalye from an agent in Toyota Manila Bay. Ito ay Corolla Altis and Corolla Cross hybrids. For the Toyota Corolla Altis, ito ay may presyong 1,665,000 pesos. Kung gusto mo na iuwi ito, mag-down ka lang ng 410,000 pesos at magbabayad ka ng 34,124 pesos for 5 years. Sa mga mas mataas ang gusto, the Toyota Corolla Cross Hybrid V is priced at 1,695,000 pesos for the pearl white color. V lang ito ha, hindi pa ito yung GRS. Ang down dito ay nasa 415,000 pesos at magbabayad ka ng 34,739 pesos for 5 years. Binulungan naman tayo ni Enzo De Los Reyes ng Chery Auto Commonwealth na may new generation Chery Tigo 8 Pro, PHEV na sila. Plug-in hybrid na ito ha, hindi na basta mild. Meron na raw itong 12 advanced driver assist system, ambient lighting, voice commands at ang paborito kong powered tailgate. Magkano ito? Mura lang naman. Nasa 2,698,000 pesos lang. Kayang-kaya ko yan ng isang cut-off eh.
Kung gusto nyo, eh kailangan nyo lang bigyan si Enzo ng 340,000 pesos at magbabayad kayo ng 55,140 pesos for 5 years. Pero kung ang nais nyo ay full electric car experience, look no further than the Nissan Kicks e-Power Crossover. Sakto dahil may promo per variant ang Nissan Quezon Avenue by AutoHub para dito. You can have the base EL for 242,800 pesos. Sa mid-variant VE, aakit ang down payment ng 262,800 pesos. At sa top of the line naman na VL, 302,800 pesos ang kailangan mo ilabas. And last sa ating listahan is an all-electric model. We have the Hyundai Ioniq 5 in two flavors. There's a standard range of around 384 kilometers for 3,068,000 pesos. Pero available din ang Ioniq 5 in long range na kaya ang 451 kilometers on a single charge. At nagkakahalaga ito ng 3,698,000 pesos. Ang down payment for both ay nasa 350,000 pesos. So ang monthly, pumunta na lang kayo sa nearest Hyundai dealership para malaman. Kasi syempre, different pricing, magiging magkakaiba ang monthly niyan. At yan ang ating listahan ngayon for this video. Tulad ng inyong nakita, mas attainable talaga ang mga mild hybrid in terms of SRP, pati na rin sa down payment. Pero tulad ng nangyari sa mga kotse before, pag dumami na ang demand, maisipan din ng car brands na maglabas ng mas attainable promos para mas dumami ang makakuha ng next generation of cars here in the Philippines. I'm your host, Stanley Chin, yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa aking mga social media accounts ko. Kompleto ko niyan. Meron akong Facebook, TikTok, Instagram, may sarili nga ako YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Mag-subscribe kayo ron. At syempre, kinig na sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na at mag-subscribe, ha? Tsaka syempre, supportahan nyo ang Suplado Store. Hanapin nyo nalang kung saan. Meron yan sa Shopee. Tapos, yung mga racket ko sa 1PH. Feelings, paglinggo, 9 to 11 ng gabi. At good vibes sa Radyo 5, 7:30 to 9:30 ng gabi. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!